Kakabit ni G yung ano, yung bakal na pinahiram ni pare Efren. Good morning everyone! Guys, kumusta? Welcome back to my channel! Andito kami ni Mamita ngayon sa Buntumpalay, bali pumunta siya muna doon sa bilihan ng tinapay, bali may bibili siyang chichirya, yung binebenta namin ni Mamita. So guys, andito kami ngayon sa Buntumpalay para bababa papuntang bayan Marikina sa palengke. So ang aking mission ngayon guys ay bali mayroon doon na nakausap kami na yung nagpapasada dati ng jeep, bali nawalan sila ng trabaho ngayon dahil sa pandemic, mula pa po nung mag-lockdown. So guys, ang ginagawa niya para makasurvive sila ng pamilya niya ay para ang ginagawa niya sa araw-araw, yung nagtatraffic siya, nagpapaparada siya doon sa pinaparadahan namin. So guys, siya yung naisipan ko kaninang paggising ko, mabigyan man lang ng munting tulong para man lang kahit papano ay hindi siya mahirapan ngayon sa araw na to na makakita ng panustos ngayong araw. So andito ngayon si Mamita. Bali, nakabili ka. Ilan ang binili mo? Dalawa. So guys, ayan yung nabili ni Mamita. Ito. Bali, yan yung pinunta niya doon sa bilihan ng tinapay. Kasi yung nagbebenta niya ng tinapay, may ganyan din siyang tinda na chichirya. So guys, mamaya, hindi alam nang babalik tayo doon sa sinasabi kong tao na driver dati, na ngayon ay nagpa-parking na lang dahil sa wala siyang mapasadahan mapasada. Hindi niya alam na siya yung mission ko ngayon na mabigyan ng munting tulong. Kaya guys, samahan niyo kami doon para makilala niyo siya. See you guys. So guys, malapit na tayong lumabas ng San Mateo. Bali, papasok na tayo ng Marikina, dadaan tayo ng Tulay dito sa Riverside. Riverside kung tawagin tong lugar na to. Pero sakop po ito ng Santo Niño, San Mateo Rizal. Ito po yung Tulay ng sugpungan ng San Mateo at ng Marikina City. Ayan. So guys, mamaya update ko kayo pag nandun na kami sa bayan Marikina. Bali, matinding problema tong kinakaharap namin ni Mamita dito sa pangyayari ngayon. Guys, bali, kanina, papunta kami na ng bayan sa Marikina, dito sa may bandang East Drive, na siraan kami ni Mamita. Oh no! Bali, doon yung East Drive. Bali guys, andito kami ngayon sa Tangili Street. Bali, andun yung sasakyan namin, pinarada muna namin saglit kasi nasiraan kami guys. Kaya hindi na kami natuloy na papunta sa Marikina ngayon, sa bayan, sa palengke. Kaya na-stranded kami ngayon dito ni Mamita. Ngayon guys, sinaantay namin yung magre-rescue sa amin para mahila si si Green Hornet. Bumigay na yung distributor guys. Bali kasi pumunta dito yung mekaniko ko, kasi nagpa-rescue ako sa kanya. Akala ko mild lang yung sira, kaya biglang namatayan kami habang along the way.
yung pala bumigay na yung ano, yung distributor. Bali ang distributor yung guys, bali yan yung nagsusupply ng kuryente. Wala akong kuryente pumapasok kaya bigla siyang namatay. So hanggang ngayon, andito kami ngayon, nagantay kami ng hihila sa sasakyan namin para babalik doon sa bahay namin. Doon na lang aayusin. Kaya guys, napakalupit naman, napakakuan. Di ba, ganyan talaga. Kasama sa paglaki daw yan. Kaya ngayon, hanggang ngayon, di pa dumarating yung aming ano, dito kami mag-aantay. Yung maghihila ng sasakyan namin. Buti na lang guys, meron dito kaming na napasukan na hindi pa naman ginagamit yung parking nila. Ay wala namang guard na pwede namin pagpaalaman. Kaya inano na namin dito yung sasakyan kesa doon sa kalsada na anytime baka matow. Kaya guys, siguro yung pagpunta namin doon sa bayan na siguro kung hindi mamayang hapon magmumotor na lang kami o siguro sa darating na lang na araw. Para yung sinasabi ko na dapat naming matulungan ang tao ay maibigay namin yung konting tulong. So guys, mamaya update namin kayo pagka dumating na dito yung magre-rescue doon sa sasakyan namin para mahila na papunta sa amin uli. Much, much, much later. Hi guys! Update ko lang kayo guys. Hanggang ngayon, nandito pa kami sa Tangili Street, bali 10:57 na. So guys, kasi itong sasakyan namin kasi bali kanina yung mekaniko ko, pinahanapan ko siya ng pyesa na distributor. Kaso sa dami ng pinuntahan niya dito na mga bilihan ng pyesa ng sasakyan, wala siya guys nakita. What? So sabi niya, advice niya sa akin, maghahanap kami ng piyesa nitong distributor sa mga surplusan. So guys, bali kanina tinawagan ko yung kaibigan ko na nasa Cavite. Bali mekaniko rin kasi yung kaibigan ko na yon, may sariling shop, auto shop. Bali tinawagan ko kung meron siyang available doon na piyesa nito. Sabi niya itatawag niya sa supplier niya. So mga ilang minuto, tumawag uli siya sa akin na confirm na meron naman silang pwedeng ipadala rito na distributor na surplus Japan. So guys, yun eh, ipapadala through Lalamove. Bali mamaya siguro, kapag walang aberya, baka makarating din sa amin yung ipapadeliver niya na piyesa nito. Ang magde-deliver po ay Lalamove. Kaya mamaya guys, update ko kayo kapag kung anong balita tungkol doon sa piyesa na darating. Kaya mamaya guys, update ko kayo. 5 minutes later. So ayan guys, bali ito na yung kumpare ko, si Paring Efren. Paring Efren, hi ka sa vlog ko. Bali siya yung ano, yung rumisponde sa amin. Sa dami ng pinuntahan ng mekaniko ko, yung kumpari ko pa yung natawagan ko para rumisponde sa amin ni Mamita. Ayan yung sasakyan nila guys. Ayan. Yung day, 100. Bali, okay na. So, na problema guys. Ayan guys, bali, kakabit ni G yung ano, yung bakal na pinahiram ni Pare Efren. Ali, problema namin, panali. Baka meron siya. Ay, may panali siya pare. May panali siya. Ay, salamat. Buti na lang at nakaresponde si pare Efren. Tayo mamaya guys, ikakabit muna itong bakal. Ayan. Oo. Ay. Update namin kayo guys mamaya pagka nandun na kami ha. See you. One eternity later. So guys, andito na kami sa bahay. Ang hirap ng pinagdaanan ni Green Hornet. Bali, hindi na nakita sa video. Bali, kanina putol lang putol yung ano, yung panali. Ito oh guys. Ito, ayan.
Tsaka yung bumper ko, yung bumper, bali umuga na dahil sa, siyempre pagka nahihila siya yung tali na ano. Pero ayos lang, kasi kahit paano, nakarating na kami dito, buti na lang, andun si paring Efren to the rescue. Kaya kakaalis lang nila. Pasalamat na ako at nahila. Ngayon yung aantayin namin guys, yung pyesa. In order ko dun sa kakilala ko sa taga Cavite. So ipapalalamove na lang siya para mabilis ang pag-deliver dito sa amin. Ay, ang hirap. Pataas kasi doon sa amin guys eh, paahon. Kaya madalas napuputol yung tali ng ano, yung pinagkakabitan doon sa paghila. Kaya madalas natatraffic kami doon yung mga ibang sasakyan, pero naintindihan naman siguro nila dahil yun nga inihila tong sasakyan namin. So guys, siguro hindi natin malaman kung ngayon ba darating yung pyesa. Kung hindi man ngayon, baka bukas. Meanwhile, hi guys, eto na, may nag-text sa akin na tagalalamove. Sabi niya sa akin kung sa San Mateo daw po ba kayo sir. Sabi nga niya sa akin, on the way na daw siya. So sabi ko naman, opo. Eh nalita ko ng reply, kaya naghingi ako ng pasensya. Sabi niya, saan po daan nito sir? Sabi niya, sabi ko, saan ba kayo manggagaling? Sa ano daw siya manggagaling? Sa Banawe. So yung Banawe guys, dyan sa may Quezon City. Kaya itinuro ko sa kanya kung saan ang pwede sa kanyang mas madali. Sabi niya, baka daw sa Batasan. Pwede naman kako na dumaan siya sa Batasan. So pagdating niya doon sa dulo, galing siya ng Batasan, Quezon City, at nakatawid na siya ng San Mateo. Pagdating sa dulo, may makikita siyang pure gold, kakaliwa siya doon. At pagdating sa may SM, lagpas ng SM San Mateo, kakanan siya, diretso na yon. So madali na makita yun kasi may Waze naman siya guys. Bali sabi ko, yung address na makikita niya sa Waze, yung ano guys, yung simbahan na Hope for the World International, Villa Anita. So okay na daw siya. Kaya na niya sigurong matunton. Kaya guys, mamaya update ko kayo pag nandito na si Lalamove para sana yung pyesa na distributor na kanyang i-deliver ay yun na yun. Kasi ano daw yun eh, made in Japan, bali surplus na lang. Kasi mahal pala ang local, abot ng, doon sa pinagtanungan ko, umabot ng 29K daw yun. Yung distributor na yon, so ang mahal pagka brand new. Pagka local naman na second hand, yung surplus 6.5. So ang pinili ko yung made in Japan na 3,500 ang presyo. So mabigat talaga sa bulsa guys ang mag-maintain ng sasakyan, lalo na kapag ang binili mong sasakyan segunda mano rin. Pero ayos lang guys, kasi ganyan talaga, lahat naman pwedeng magkaroon ng sakit. Material man o may buhay, talagang hindi na natin maiwasan ng sakit na dadapo. So guys, mamaya uli guys, update ko kayo. A few moments later. So what's up guys? Bali dito na po yung update ng delivery ng piyesa ng aking sasakyan. Bali ito siya guys, oh. Bali dineliver ito ng Lalamove. Ayan siya guys. Ayan. So sabi ng Lalamove kanina guys, bali antayin sana si G, yung aking mekaniko. Kaso naiwan pala ni G yung kanyang cellphone sa bahay nila. Kaya nung aking tinatawagan siya, misis niya nakasagot. May pinuntahan ata. So binayaran na lang ni Big Daddy yung delivery kahit na hindi pa na testing dun sa sasakyan sana. Kaso ay inisip ko baka meron pang pagdi-deliveran yung Lalamove. Kaya ang sabi ko na lang, gumawa kami ng kasulatan na kung hindi siya uubra dun sa sasakyan ko, yung pyesa na yon, bali pwede namang palitan. So nag-agree naman siya. Kaya guys, sana walang maging problema pag kinabit na to
bukas, siguro bukas na maharap ni Gito. Kasi wala siya, hindi pa dumating. So sana walang maging problema kasi para magamit namin si Green Hornet. So guys, nagpapasalamat ako doon sa kumpari ko na may sasakyan na kanina na humila doon sa aming sasakyan na tuwirek, kay paring Efren Guzman Murillo. Maraming salamat, pati ko rin rin doon sa anak mo na nag-drive ng sasakyan mo para maihatid dito yung sasakyan namin sa amin. So maraming maraming salamat sa inyo guys. Sana hindi lang ito ang pagkakataon na hindi niyo ako pinaghindian. Sana huwag kayong magbabago guys. Maraming salamat din doon kay G na matyagang inalalayan ako doon sa baba. At siya rin ang nagdala nung manibela ng sasakyan ko. Kasi guys, ang power steering kasi, pagka yan hindi umaandar ang makina, matigas ang manibela niyan. So si Big Daddy hindi pwede kasi eto, meron akong bakal dito sa aking braso. So guys, buti andyan si G, yung mekaniko na nagdala ng sasakyan papunta rito. Kasi mahirap yun guys yung hila-hila yung sasakyan na tumirik. Mahirap yung sasakyan na hindi umaandar yung power steering. Matigas ang manibela niyan guys. So maraming maraming salamat din sa iyo G. Sana lagi ka nandyan. At kung sakaling may problema sa sasakyan namin, lagi kang nakakapunta sa akin. At maraming salamat din kay paring Jess Manuel dyan sa May Cavite. Siya yung una kong naalala na tawagan para sa kung may alam siya na kapalit doon sa pyesa na hinahanap namin ni G, yung distributor. So siya ang nag-repair sa akin na makahanap. At yun nga po, siya yung nag-order doon sa Banawe kay Boss Tom. Ang pangalan may-ari ng auto shop, Boss Tom, dyan sa May Banawe. Maraming salamat sa iyo, paring Jess. Ingat kayo dyan at ang iyong pamilya. Maraming maraming salamat. So guys, hanggang dito na lang po magtatapos ang aking video. Sana nagustuhan nyo. Paki-like, share, and subscribe po our YouTube channel. At huwag kalimutan i-click ang notification bell button para sa update ng aking video. Maraming salamat guys. Bye-bye! Like a hell cat.